Nakasanayan na ni Barbara na magpalipat-lipat ng tirahan. Gayun din ang magpaiba-iba ng trabaho. Walang katahimikan ang kanyang buhay. Walang kapayapaan. Wala rin siyang maituturing ng mga kamag-anak at kaibigan. Mula nang mamatay ang kanyang mga magulang, ay mag-isa na siyang namuhay. Mura lang ang upa niya sa bahay na yon. Paano'y bukod sa lumang-luma na, ay medyo tago pa ito at malayo sa mga lugar na puntahan ng mga tao tulad ng palengke, paaralan, pasyalan, munisipyo at simbahan. Pero walang pakialam sa mga yon si Barbara. Mas gusto niya ang tahimik na lugar gaya ng bahay na yon. Ang trabaho niya ngayon sa edad na 24 ay sa call center. Habang nagkakape sa maalinsangang gabi ay nakaramdam na kakaiba si Barbara. Tila pa may nagmamasit sa kanya. Kung sino ka man, lumabas ka na riyan. Hindi ako natatakot sa'yo. Walang tugon at nawala na rin ang paramdam. Noong gabi ring yun, habang nahihimbing ng tulog si Barbara, ay may dalawang lalaki nakapasok sa kanyang inuupahang bahay. Pareho may patalim ang mga ito. Ang balak ay magnakaw at lapastanganin siya. Pero bago pa makapasok sa silid ni Barbara ang mga ito, ay humarang na sa daraanan nila ang multo ng isang babae. Ang multo ni Diana. Napasigaw sa takot ang dalawang lalaki na ikinabalikwas ng bango ni Barbara. Lumabas ng silid niya si Barbara. Nakita niya ang multong si Diana na kinatakutan ng dalawang lalaki na naabutan pa niyang kumakaripas ng takbo palabas sa pintuan. Hindi nag-aksaya ng panahon si Barbara. Mabilis niyang nilapitan ang mga ito. Sinakmal ang unang lalaki na nahawakan niya habang ang isa ay nakatakas. Sa bintana ito dumaan. Tumalon kahit may kataasan. Pipilay-pilay na pinilit pa rin makatakbo palayo. Pinapanood lang ni Diana si Barbara habang inangasab nito ang lalaki. Oh, anong tinitingin mo dyan? Tanong ni Barbara habang patuloy na nilalapa ang kanyang biktima. Sabi ko na nga ba, isa kang aswang. At sabi ko na nga ba rin, isa kang multo. Anong pangalan mo? Diana, ikaw. Barbara. Ang lupit ng mga tao, hindi ba? Tama ka, pero hindi naman lahat. Mula noon ay naging magkaibigan na sina Diana at Barbara. Kinuwento ni Diana ang dahilan ng kanyang pagkamatay habang magkatabi silang nakaupo sa halos pagiba ng teres. Pareho nagkaroon ng ibang pamilya ang mga magulang ko. Kaya naiwan ako sa lola ko, ang dating nagmamay-ari nitong bahay. Nang mamatay ang lola ko, nagkaroon ako ng boyfriend. Dahil sa kanya, naranasan kong mali ang sumaya. Pero natuklasan ko na hindi lang pala ako ang girlfriend niya. Sa sobrang depression ko sa buhay, kaya naisipan kong wakasan ito sa pamamagitan ng lupa. Ang bahay na to ay napunta na sa tiyahin ko, pamangkin ng lola ko. Siya yung nagpag-upa sa iyo rito. Teka, bakit nandito ka pa? Siguro dahil nagpakamatay ako, kaya hindi ako pinayagan makakit sa langit. Ako naman, isinilang na aswang at mamamatay ding isang aswang. Taong pagkain ko, kaya ilag ako sa mga tao. Pinipili ko lang ang bibiktimahin ko. Gaya ng mga Hudas na pumasok dito. Dapat lang sa kanila na mamatay. Naging masaya ang pagkakaibigan ni na Diana at Barbara. Sa tuwing uuwi si Barbara galing sa trabaho, ay palagi niyang kinukwentuhan si Diana ng mga nangyari sa kanya. Hanggang isang beses, ay excited na ikinuwento ni Barbara na may napupusuan na siya. Isang bagong kasamahan sa call center. Sinabi ni Diana na gusto niya itong makita. Nangako naman si Barbara na dadali niya sa bahay ang lalaki kapag sila na, pero wag daw itong tatakuti ng multo. Biro pa niya. Ay naku, kung mabait siya at makakapasa siya sa akin bilang boyfriend mo, ay hindi ko siya tatakutin. Pero kung reject siya, ihihipat ko siya palabas ng pintuan natin. Natatawang anang multo. Hindi nga nagtagal at isinama ni Barbara ang boyfriend sa bahay nila ni Diana. Ganoon na lang ang kulat ni Diana
ng mapagsino ito. Pinapunta niya sa kwarto si Barbara at sinabing ito ang kanyang boyfriend na isa sa dahilan ng kanyang depresyon at pagpapakamatay. Ikinagulat iyon ni Barbara. Nagdahilan na lamang siya sa lalaki na biglang sumama ang pakiramdam niya kaya sinabihan niya itong pumalik na lang sa ibang araw. Hiwalayan mo siya, Barbara. Isa siyang masamang lalaki. Manloloko siya. Pero wala pa naman siyang pinakita mo sama sa akin. Akala mo lang yun. Pero kapag takuha na niya ang gusto niya sa'yo, iiwan ka rin niya na parang pasaan tulad ng ginawa niya sa akin. Sigurado rin ako na meron pa siyang ibang babae bukod sa'yo. Paano kung nagbago na siya? Hindi na siya magbabago. Sigaw ni Diana na punong-puno ng galit. Sa galit nito ay lumakas ang hangin. Nagliparan ang lahat ng mga gamit na naroon. Noon lamang nakita ni Barbara na nagalit ng ganoon ang kaibigang multo. Kung hindi lang siya aswang, malamang ay natakot na rin siya. Sinubukang iwasan ni Barbara si Jacob alang-alang sa kaibigang multo na sinaktan nito. Pero paulit-ulit naman nagmamakaawa sa kanyang lalaki dahil totoong mahal daw siya nito. Mahal din ni Barbara ang lalaki. Ngayon lamang siya nagmahal kahit masakit man ay buo na ang kanyang desisyon. Umalis siya sa bahay na inuupahan. Iniwan niya si Diana para sumama kay Jacob. Dahil doon ay gabi-gabing nananangis ang multo ni Diana. Maraming tao ang nakarinig na sa nakabibinging pagtangis nito. Si Barbara ay namuhay sa piling ni Jacob. Noong una ay wala silang naging problema. Naging masaya siya sa bawat araw na kasama ang lalaki. Kahit nag-aalala siya kay Diana, ay hindi naman niya magawang iwan si Jacob dahil tunay niya itong mahal. Hanggang isang gabi, naalimpungatan siya at narinig niyang may kausap si Jacob sa cellphone. Sinabi nito sa kausap ang salitang, "I love you." At ipinangako pa nito na handa raw iwan si Barbara para rito. Dahil sa narinig ay umahon ng galit sa dibdib ni Barbara. Bumangis ang kanyang anyo. Umiral ang pag-aswang. Isa kang aswang? Oo. Ngayon alam mo na ang sikreto ko. At alam ko na rin ang sikreto ng pagtataksil mo. Wala nang dahilan para ipagpatuloy pa ang relasyong ito. Takot na nabitawan ni Jacob ang cellphone. Tatakbo sana ito palabas na kanilang silid. Ngunit nahawakan na siya ni Barbara sa kwelyo. Sabay sunggab nito sa leeg niya. Nakabibingi ang sigaw ni Jacob na bumalot sa buong San Isidro. Ang babae ni Jacob na nasa cellphone at nakarinig sa usapan ng dalawa ang naging dahilan para huntingin ng mga tao si Barbara. Nagsimula magronda ang mga tanod at mga kalalakihan. Mahuli lamang ang aswang. Nang makita nilang nagkukubli sa isang kamalig si Barbara ay pinaulanan nila ito ng sibat na ginawa nila. Tinamaan si Barbara ng sibat sa kanyang balikat at tagiliran. Buong tapa niyang inalis sa mga ito kaya't ang dugo ay umakos. Wala na siyang ibang maisip puntahan kundi ang kanyang kaibigan. Ang kaibigan niyang multo na si Diana. Sa harap ng bahay nito ay nanghihina niya itong tinawag. Diana, tulong. Ngunit walang multo na lumabas mula roon hanggang sa tuluyang mawala ng malay si Barbara. Nakarating ang mga nagroronda sa harap ng bahay ni Diana. Wala na sa harapan niyon si Barbara. Sa halip, ang nakita nila ay isang multong nakalutang. Kaya naman nag-uunahang nagpulasan palayo ang mga nagroronda. Sa silid ng bahay, unti-unting nagmulat ng mga mata si Barbara na aninag niya ang kaibigang multo. Diana, kung nakinig ka lang sana sa akin, hindi mo taranasin ang sakit ng kaloob ang dinanas ko ng dahil sa lalaking yun. Patawad. Sorry na. Tinanggap ni Diana ang pagsisisi ni Barbara. Muli itong nanirahan doon kasama niya. Sa loob ng matagal na panahon, hanggang sa pumuti na ang buhok ni Barbara, ay naroon pa rin siya sa paupahan na yun at masayang namumuhay kasama ang kaibigan niyang multo.
Ngunit ang pagkain niya ng laman loob ng tao ay hindi niya maiiwasan. Tulad ng sinabi niya, isinilang siyang aswang at mamamatay pa rin isang aswang. Hanggang isang gabi, si Lola Barbara ay hindi na nakabalik sa bahay dahil nahuli na ito ng taong bayan at sa kanilang mga sibat, ang buhay ng aswang ay nagwakas. Si Diana ay binalot ng kalungkutang hindi niya maipaliwanag. Muli na naman siyang mag-iisa sa tahanan na yun na ang tanging kasama ay magagandang alaalang iniwan sa kanya ng kaibigang aswang na si Barbara. Nagulat si Diana nang bigla siyang may makitang liwanag. Sinundan niya yun hanggang sa tuluyan na rin siyang maglaho. Wala ng aswang o multo na nakatira sa bahay. Kaya't muling ipinaskil ng bagong may-ari ang karatulang may nakasulat na House for Rent.